Alright, good morning, good afternoon, or good evening, depending kung kailan ka nanonood. So, right now, it's 7:30 a.m. in the morning, and malamang ang mga estudyante ay naghahanda ng pumasok, or possibly nasa campus na sila. Pero kaninang 5 a.m. Of September 4, 2023, lahat tayo ay may hawak ng cellphone at naghihintay ng suspension of classes. Let's be honest, okay? Kahit ang inyong mga instructor ay ganoon din. Dahil malakas ang ulan, pabugso-bugso. At hindi natin alam kung aaraw ba mamaya. So as of this moment, we are still waiting kung magsususpend ba mamayang tanghali. I'm recording this video right now. Dahil ayoko nung paulit-ulit. So, please bear with me kung medyo general yung ano natin, yung ating class orientation. Some of my classes for the school year 2023-2024 ay na-meet ko na po. Kaya, ito ay para dun sa mga hindi ko pa na-meet and also to review yung mga napag-usapan namin ng mga classes na na-meet ko na po. Okay, so sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm architect Kyrene Shara F. Pahela and I'm an instructor sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. And this will be our, hindi ko masabing formal eh, this will be our official or standard na class orientation minus the getting to know you part. Ayan, ito yung mga class guidelines natin para kayo ay makapag-comply ng maayos at maka-survive sa pag-aaral ng architecture, okay? More tips to follow on our next meetings, okay? But for now, i-share ko lang itong ating slides, okay? So, class orientation for the academic year 2023-2024, this is similar to class orientation the previous SEM of academic year 2022-2023. So, let's start. Anong unang nating kailangan malaman? For this semester, we have two ways or two modes of learning. We have the face-to-face classes or face-to-face meetings, and we also have yung online classes, and so we can call it a term of blended learning. So para sa klaseng ito, i-explain ko sa inyo how it will work, lalo na sa ating mga freshmen o mga first year students, okay? So, una, class rules natin para doon sa face-to-face classes. So, na-assign na sa inyo yung mga rooms kung saan tayo mag-meet face-to-face. Okay? Most of the classes that I meet face-to-face would be the design classes. May mga drafting. May mga class discussions din tayo na magaganap dyan sa face-to-face classes. So, most of the time, what I do is I record yung mga lectures beforehand, and then dinidistribute ko na lang yung link doon sa ating Teams, okay? MS Teams po ang gamit natin for our online learning. Para sa ating face-to-face classes, of course, mag-meet tayo sa room, and then doon, dito madalas nagaganap yung ating mga class discussions or Q&A. As much as possible, I avoid repeating the lectures that I already recorded. So, kapag binigay sa inyo yung recorded lectures, your responsibility as a student is to look into that lecture, study it, makinig, take notes, and then kung may questions kayo, sa face-to-face classes natin yan i-discuss, okay? Kung wala naman kayong questions, ako, for sure, ay mayroong questions. Okay? So, sana malinaw po yan. So, our rules for face-to-face classes.
attendance, okay? Ang attendance natin, this also applies to the online classes. Kapag tayo ay nagmi-meet only once a week, maximum number of absences nyo is 4. Okay? So, wag nyo nang paabutin dyan. Pag umabot na kayo ng 4 na absences, okay, warning na yan. Pag nakalimang absent na kayo at hindi na kayo nagpaparamdam, automatically you will be dropped unofficially. Okay? Automatic kayo na madadrop. So, wag na ninyong paabutin sa 4 na absences. At saka, as much as possible, wag kayong umabsent kasi madami kayong mamimiss. Lalo na sa ating face-to-face classes. Diyan din ako nagbibigay ng mga seat work, ng mga eskis, mga quizzes, okay? So, as much as possible, wag absent. Kung kayo ay sakitin, okay, make sure na mag-take kayo ng supplements, ng vitamins, dahil once may mamiss ka na class, ang hirap bawiin yan. Kapag twice a week naman ang meeting, maximum 7 absences. Okay? So, ang klase natin, if meron tayong twice a week tayo nagmi-meet, huwag paabutin ng 7 absences. Yung mga online class naman kasi natin, guys, although nakalagay yan na synchronous, minsan medyo ano na ako dyan, medyo lenient na ako on how we spend our time. Sometimes hindi ko kayo mini-meet, or I would allow the class to use the time freely para magawa yung mga projects or essays or kung may activity man na naka-assign for that week. Okay, so, pero kapag meron tayong face-to-face class, avoid missing the class. Okay, if na-reach din nyo yung maximum number of absences na walang excuse, failed ka na po. Okay? So, lalabas sa grade mo ay DU or dropped unofficially. Kapag ikaw naman ay may valid excuse, doon sa attendance, it will be marked as excused naman. Okay? Hindi yan mamamark na absent. As long as your excuse is valid. So, let's go to the next slide. Ayan, kung ikaw ay gusto mo na ma-excuse from the class meeting. Ayan, meron tayong mga activities sa ating university, sa mga class, sa mga student organizations ninyo. Meron tayong student council or KUPSC. And then, meron din tayong UAPSA or yung United Architect of the Philippines Student Auxiliary. So, you may be part of those organizations. Nagdadao sila ng mga events. Ang mga events na that we can look forward to aside from yung mga schedule nitong organizations na to is also in line with architecture festivals or architecture events. Such as sa October 1 or October 1st will be the World Architecture Day. So, usually, may activities pertaining to the celebration of the World Architecture Day. That is during the first week of October or basta along that week. And then, the next major event that would also be celebrated by architecture students and also architecture professionals is the National Architecture Week, which is during the first week of December every year. So, usually may programs kayo dyan sa mga student organizations ninyo. So, make sure that you attend that. Kami din mga instructors, we are also allowed to give you certain incentives pag kayo ay nag-participate. But, please make sure that if you participate in these events, priority nyo pa rin yung requirements ng course ninyo. So, those will be extracurricular activities. So, sana malinaw po yan. Now, kung i-excuse kayo, you need to present, of course, an excuse letter. Ang hinihiling natin sa mga student organizations ninyo is to present the signed excuse letter to the faculty at least 3 days before scheduled class meeting. So, kung meron mang mga
Organization officers sa inyong klase, please make sure 3 days before the event na ipasa na ninyo ang inyong excuse letter. Kapag ang excuse nyo naman is due to personal emergencies or health reasons, or namatayan kayo, binaha yung bahay ninyo, or whatever, no? Present a signed excuse letter and proof. Ito yung importante. Hindi nang a signed excuse letter. Dapat may proof kayo. It could either be a picture, a medical certificate, death certificate, screenshot na wala kayo ng internet or whatever. You have to make sure that you attach the proof. Kasi kung hindi, that will not be considered. Okay? So, dapat merong letter, merong proof. Dahil adults na kayo, hindi na kayo, some of you are no longer minors, hindi ko na nire-require na parents ang mag-sign sa excuse letter. So, I trust that you're honest enough na doon sa ini-state mo na excuse, doon sa excuse letter mo, yung reason kung bakit kailangan kitang i-excuse. Kaming mga faculty din, meron kaming, we also have the liberty to deny your excuse or to deny, to mark you absent kung sa tingin namin yung excuse ninyo ay hindi valid. Okay, for example, nag-away kayo ng jowa mo, tapos talagang umiiyak ka and you feel really sad about it. No, sorry, that is not a valid excuse. You still have to go to your classes. Okay, you are mentally and emotionally distressed. Still, pasensya na, you really have to go to class. If you are experiencing some mental health symptoms, like depression or anxiety, meron tayong solusyon para dyan at para maging valid yung iyong excuse. So, ayan, mamaya pupuntahan natin yung subject na, topic na yan. How about tardiness? Students are expected to attend the class meetings on time, okay? So, you have to really work around your class schedule. Kung talagang tight ang schedule ninyo, you need to work around it. Kung lunch, kumain ng lunch ng mabilis. Yan, okay? And then, kung talagang sunod-sunod, may intindihan natin. Just tell me kung sunod na sunod yung klase nyo. May grace period naman tayo na 15 minutes. So, students will be marked late kapag after 15 minutes nung start nung time natin, wala pa rin kayo. So, kung lilipat lang naman kayo ng room, it would only take 5 to 10 minutes kung nasa kabilang building pa kayong manggagaling. Okay? Pero yung more than 15 minutes, nagmuni-muni ka pa from your previous class going to my class. Sorry, late ka na po. Okay, grading natin sa attendance. Pag ikaw ay present early or on time ka, hanggang sa 15 minutes after ng start ng class natin, that is still on time, 100 for that day. Ikaw ay late, lumagpas na ng 15 minutes, wala ka pa rin, that will only be 85. So, tagpas na po yung 15 points. Excuse ka, hindi ka zero, pero that is only 85 because you did not attend class. Absent, walang excuse letter, zero. So, again, pag excuse ka, that's 85. Okay, so make sure you present your excuse letter. And it's not enough na minessage mo ko or chinat mo ko. That's not an valid excuse. So, kung kailangan mo talagang ma-excuse, you need to present a formal excuse letter na nakasign. Kailangan ba nakaprint ang excuse letter? No. Kahit send me a message containing the file in PDF form or in picture form na ayan po, architect, it has to be a formal letter kasi college students na kayo eh. Hindi nyo mga kabarkada na pre, hindi ako makakarating sa klase mo. Okay? Ako po ay instructor ninyo. Therefore, I would require you to formally address kung meron man kayong concern or kung gusto nyong
magpa-excuse. Kapag chinat niyo ako, hindi ko kayo i-excuse. It has to be a formal excuse letter with proof. Okay. Ayan. Paano, ma'am, kapag ikaw naman ang absent? Pag ako naman ang absent, i-inform ko naman kayo na okay class, hindi ako makarating today, or okay class, wala tayong face-to-face meeting ngayon, but mag-a-assign ako ng project or activity ninyo. So, i-advise ko kayo through Teams chat. Okay, so maglalagay ako dyan. So, during our class schedule, you may work on your assignments or your class projects. Kapag may emergency si ma'am, si architect, si engineer, si sir, at hindi ako nakapag-announce dahil aligaga ako for some reason, meron akong pinuntahan na emergency at hindi ako nag-announce, the class is automatically dismissed 30 minutes after the start of the class schedule. Pag wala akong pilin, hindi ako nagparamdam sa inyo, after 30 minutes, pakihintay lang ako saglit. After 30 minutes, you may go na. Okay? Automatically dismissed na tayo. Next. Ngayon, class meetings will involve recitations and various activities. Hindi kayo umattend para lang matulog o ma-mark kayo na present. Kapag kayo ay umattend, syempre, you need to be present physically and also mentally. Hindi pwedeng physically present ka, but mentally absent ka. Okay? Dahil kapag nakita ko na tulala ka, tatawagin kita. Okay? It's your lucky day. So, be physically and mentally present. Listen intently. Lahat ng mga cellphone ay itabi during my class. I-silent mode nyo yan or i-off ninyo if it's really distracting you. I also do not recommend for you to check your cellphone at mag-Google kayo para may sagot kayo sa klase ko. Okay? Dahil dapat when you come into the class, you are already prepared, you already studied beforehand. Hindi namin kayo i-feed ng information during our face-to-face meetings. You already have to be ready and nabasa na ninyo, nag-advance reading na kayo, or pinanood na ninyo yung lecture beforehand para meron tayong mapag-usapan. And then, time will be given for students to participate in open discussion. So, our classroom is a safe place for you to openly express your opinion on certain issues regarding the architecture practice. Okay, and kung meron kayong mga tanong, huwag mahihiyang magtanong sa akin. Dahil i-entertain natin yan. Unless that question was already answered during the previous lecture, it is your responsibility to review the previous lectures natin. Okay, before you recite, wait to be acknowledged. Of course, I expect you to raise your hands. Hindi na tayo elementary na, ma'am, wala nang ganyan-ganyan sa klase natin. Kung ginagawa niya pa ng high school yan, iwaksin niyo na yan. Hindi na pwede yan. College na kayo. Okay. And then, yun na nga po ang sinasabi ko. Avoid doing activities unrelated to the class meetings. Avoid using your cell phones. Put your cell phones on silent mode. Kung talagang importante yung tawag na yan, take it outside the classroom. Do not disturb the other students. Okay? Do not eat inside the classrooms. Minsan pumapasok ako sa room, amoy shawarma, amoy pancit canton, calamansi flavor. So, please avoid doing that kasi magkakala tayo sa classrooms. There are proper venues for you to eat. Some of the students, they opt eating outside of the classrooms, in the corridors. Basta, kung kakain man kayo, huwag kayong magkakalat. Keep the tables and chairs clean and neatly arranged. Alam ko, meron mga tagalinis, may mga janitors tayo, and may mga maintenance tayo sa campus. But still, it's good practice for you to clean up after yourselves.
pag nasa workplace na kayo, maganda din na maaliwalas ang mga workspaces ninyo, malinis. So that when you come in the next day or may gumamit ng room the following meeting, the following class schedule, maayos. Okay? Isa pa, kapag naalala ko lang, kapag tayo ay naka-face-to-face, may pet peeve ako, guys. Ayan, may pet peeve ako. And ito, you will notice pag nag-meet na tayo ng personal. Kapag patapos na ang klase, huwag kayong magliligpit. Huwag kayong magsusoklay. Huwag kayong magpupulbo. Huwag kayong titingin sa salamin ninyo. Huwag kayong ano, sa cellphone ninyo. Tapos ilalagay, huwag kayong maglalagay ng item sa bag ninyo. Kasi once I see that, at hindi ko pa kayo dinidismiss, nagliligpit na kayo ng mga gamit nyo, ini-extend ko yung klase. Okay, ini-extend ko ang klase. Ma-extend yan ng 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, up to 30 minutes sa magkikwentuhan tayo kahit wala na sa topic. Kasi hindi kayo makapaghintay na matapos ang klase. Huwag kayong mag-alala. Pag natapos ko na lahat ng kailangan kong sabihin, eh, i-dismiss ko naman kayo agad-agad. Huwag kayong atat. Okay? Kasi pag nakita ko na atat kayo, lalo kong tatagalan at lalo kong babagalan. Baka magpa-quiz pa ako. Kaya avoid doing that. Kapag kayo ay, pag malapit na mag-dismiss, tiis lang kayo dyan. Huwag kayong gagalaw. Hintayin niyo ako na sabihin ko, class is dismissed. Tsaka kayo magsiligpit. Kahit magtirintas pa kayo. At simulan na ninyo yung mga project niyo sa ibang course, wala akong problema. Basta, pag hindi ko pa kayo dinidismiss, hindi kayo magliligpit ng mga bag niyo. Malinaw. So, avoid disturbing the class. And, ayan. So far, so good. Let's move to the next one. Kapag kayo ay magsasubmit na ng inyong requirements, all course submissions must be completed and submitted by the assigned deadline. Ito, tuwing deadline, madaming estudyante ang nagkakasakit, nilalagnat, nagkakaroon ng emergency. Ewan ko lang kung coincidence ba talaga yun o tinataon ninyo, ha? Kapag kayo ay gusto ninyong, ano, pag deadline yan talaga mag-vitamins kayo, kumain kayo ng maayos, ha? Iwasan ninyo yung dyan pa kayo magkakasakit dahil kapag na-late kayo, may minus na ang inyong project or yung plate ninyo. So, kayo rin, ha? Complete submission of course requirements does not equate to an automatic passing mark. Hindi porke kompleto ka, ikaw ay papasa na. Tandaan, okay? Hindi yan, o basta parang awa mo na student, kumpletuhin mo lahat ng requirements sa kursong ito. Hindi po kami magmamakaawa sa inyo para pumasa kayo. It's through your effort na ikaw ay papasa. And when you do your projects or your plates, do it properly. Do your best. Hindi yung basta may maipasa ka lang. Dahil yung mga yan, kahit kumpleto ay maaari po kayong bumagsak. Hindi tayo tumatanggap dito ng hindi ka tatagal dito kung ang gawa mo ay basta-basta lang. Okay, hindi pinag-isipan, kinopya sa internet. And by the way, plagiarism and academic dishonesty will not be tolerated. Pag nakita ko yan at hindi yan original, that will automatically be marked as failed. That item is zero. Okay? Kahit nag-effort ka pa. Na kinopya ko, ma'am, dinrawing ko naman yan manually, pero kinopya mo sa internet. No, that will be zero. Okay? Tandaan nyo tong sinasabi ko ngayon. Para pagdating ng panahon, balikan nyo to. Itong video na to. Okay? It is the responsibility of the student to retain a copy of their submission for their record. So, kapag magpapasa kayo, before nyo ipasa sa akin, picturean ninyo, and then ipapasa nyo din yan sa Teams. Bakit? Kasi doon ko yan gegradean. Sa Teams assignment ninyo, nakalagay na doon yung rubric kung paano ginagrade yung criteria for grading. Para alam na din ninyo kung anong
area kayo kailangan mag-improve. Yung drawing skills nyo bang mag-improve? Yung analytical skills pa ninyo yung kailangan mag-improve? Yung compliance pa ninyo? Nasunod pa ninyo lahat ng instructions or hindi, na-complete nyo ba or hindi. So, lahat ng explanation kung bakit yun yung grade ninyo sa item ay nakalagay na po doon. Okay? So, make sure that you submit it also in Teams. Pagdating naman sa technical issues, you need to tell me right away. Okay? So far, pagdating naman sa online, hindi na ako masyadong naghihigpit dun sa detail. For example, ang requirement ko sa inyo ay plates or drawing. Ang time of submission ninyo, ang deadline ninyo, yung time ng submission ninyo will be recorded as the time kung kailan sinubmit ninyo yung actual plate ninyo. And then, yung pinictura ninyo at isasubmit nyo sa Teams, pwedeng later within the day, or kahit the next day nyo na isubmit yung soft copy or yung file. So, pwedeng ganon. If the submission is online at hindi ko na pinaprint sa inyo, submit nyo on time yan. Okay? Pero medyo mas lenient ako ng konti for online submissions. Bigyan ko kayo ng kopya nito na PDF. Okay? So, another, submission of requirements. I-off ko muna yung camera ko. For files submitted through the Teams, the student needs to remember dapat walang damage yung file. It is completely uploaded. Kung tatlo, dalawa, more than one yung file ninyo, dapat kumpleto, dalawang file talaga yung naka-upload. Kasi kung hindi, that will be marked as incomplete. Okay, kapag corrupted ang file ninyo, pasensyahan tayo, hindi yan papasa. Okay, so make sure when you upload your file na ito ay hindi corrupted or walang damage yung file ninyo. It's your responsibility as a student to make sure na maayos yung inyong mga sinasubmit. Pag assignment naman, do not forget to turn in your assignment. Pag in-upload nyo yan, hindi yan automatically mag-turn in or magsasubmit. You have to hit the button that says turn in. Check if the assignment is turned in successfully. Okay, double check palagi na i-turn in ko na ba. Okay, so kaya nga we really encourage you guys to upload your files earlier kasi natatraffic din po yan base sa dami ng gumagamit ng MS Teams. So, kapag ikaw, ilang minutes na lang, deadline na lang, possible pa yan na magkagulo-gulo pa yung upload mo at pag-turn in mo at malate ka pa. So, make sure that you, 1 hour before the deadline, naka-upload na yung assignment mo at naka-turn in na po. Okay? So, submitting work that is an original plagiarized, printed, naka-trace or shows any form of dishonesty will be zero. Na, nilagay ko lang dyan failing grade, pero easy zero ko yan sa grading. Okay? So, wag na kayong magdahilan sa akin na kesyo wala kayong creativity. Nag-enroll ka sa Archi. Okay? Nag-enroll ka sa architecture. So, I expect you to have some degree of creativity. Okay, hindi pwedeng gaya-gaya tayo. Dahil pag nag-design tayo, kung sa Google ka lang naman, kukuha ng design ng building, nag-aral ka pa. Okay, so I expect you to think about what you put in your projects and how you design. Okay, kasi kung hindi, kung kopya-kopya lang, mag-apply ka na lang na taga-Xerox or something. Okay, hindi natin yan kailangan dito. Sana malinaw, ha? Okay. Let's move to the next item. Ito na po. Ayan na nga. At nag-deadline na nga. At magsasubmit na kayo. Pero dyan pa kayong nagkasakit.
Diyan pa kayo na taon nun may aktibidades kayo. Ayan. So, request for extension of deadline should be made at least 3 days before the set deadline. And it has to be a class request. Okay? Present a request letter signed by the majority of the students of the class. Hindi pwedeng isa, dalawa, tatlo lang ang hindi makapagpasa sa deadline. Kung lahat ng mga estudyante ay nagsastruggle na makapagpasa sa deadline na yon, you have to write a letter as a whole block. Magkasundo kayo as a block. Magpapa-extend ba tayo kay Architect Pahela? O sige, magkasundo kayo na lahat or majority of the students of the class has to sign that request letter. Request letter, dear Architect, we request that the deadline for the project entitled ganto ganyan be moved to maximum of 1 week. Kayo mag-set ng date kung kailan nyo isasubmit yan. And then, ang maximum request for extension will be made twice lang for the semester. Hindi na kayo pwedeng mamihasa na laging nagpapa-extend. Okay? 2 requests for extensions lang ang ating i-entertain. Okay? So, pag-isipan nyo na kung kailan yan. Yung kailan kayo magpapa-extend. However, basta ang ano lang natin, pag may activity naman kayo or kaya na-suspend yung classes, nakita ko naman na parang medyo ano ang schedule, minsan ako na mismo ang nag-e-extend yan. But once I extend it, you have to make sure that you submit on time dun sa bagong deadline na naiset na natin. Next, pag kayo ay nag-submit, ayan, late submissions will only be accepted 1 week after the set deadline and is subject to deduction. So, may minus na po yan. Okay? Kapag ikaw ay may medical condition or kagaya niyan, a valid excuse for you to be late in submitting your plate or your requirement, kailangan meron kayong excuse letter. Of course, may proof, may supporting document kung ano yung iyong valid excuse. Yan. So, hanggang kapag may valid excuse ka, kahit after, as much as possible kasi, 1 week later ang set deadline natin. Okay? Iko-consider natin yan. So, instead na meron kayong minus 10, siguro minus 5 na lang, or pwedeng wala na lang kayong deductions, I will allow you to submit late. As long as valid yung excuse mo. Pero pag after one week after the deadline, wala ka namang valid excuse, hindi ka makapag-submit, huwag ka na mag-submit. Hindi ko na yan i-entertain. Hindi ko na entertain yan. Kasi masyado nang matagal ang ginugol mo dyan. Okay? So, bawi ka na lang sa susunod na plate. Yun na lang ang gagawin natin. So, pag ganyan, hindi ka na nakapag-submit, mag-remedial ka na lang. Mag-a-allow tayo ng remedial activity. So, yan. No special project or removal exam will be conducted. Okay? Ang gagawin natin, meron ka na miss na plate or meron kang plate na medyo bumagsak. Noong nag-grade consultation natin, medyo tagilid yung grade mo, I will allow you a remedial project. Okay? So, no special project, remedial lang i-allow natin. Remedial activity or quiz ang i-allow natin or remedial plate para mahatak yung iyong ano. So, I will be assigning a new plate for you to do. So, again, ayan, kailangan pa rin natin kasi may valid excuse ka. Okay? Bakit ka hindi nakapag-submit? Bakit hindi ka nagparamdam? Bakit hindi ka masyadong nag-perform ng maayos? Yun. Para mapagbigyan natin. Kapag kailangan mo ng special midterm and final exam or project, papa-approve na natin yan kay Dean. Sa kanya ka susulat.
isisisi mo lang ako sa email. And then, subject for approval na yan. As much as possible, yung midterm and finals natin, do not miss those days or weeks. Hindi yung, kung kailan midterm and final, dun mo pa naisipang gumala, ha? Ayan. Dun pa kayo nag-reunion ng pamilya mo. Alam nila na finals and midterm. O, take note na, ha, yung ating mga plus activities and midterm and final. Pag extracurricular, present ka. Pag exam, wala ka. Ayusin yung mga desisyon nyo sa buhay, ha? O, pag kayo ay mag-aano na, alam na ninyo, pakita nyo na sa pamilya nyo, sa mga kabarkada ninyo, o itong October, may midterm kami. Pagdating ng January, final sa amin. Ano, galit-galit muna tayo, guys, ha? Okay. Yan, ha? Alam nyo naman yan, responsibilidad nyo yan, masanay na kayo. Sige, anong susunod? By the way, ang tawag natin sa subject ay course. For example, Architectural Design 1, that is the course. Bachelor of Science in Architecture is the program. Okay? Sa Tagalog, kurso. Anong kurso mo? Arki! Ayan. So, mali po yung term na yun. I-correct natin. So, the course is a subject wherein you are involved in. If it's Architectural Design 1, Architectural Interiors, Specialization, or whatever. The program is the... ang program natin is Bachelor of Science in Architecture or BS Architecture. So, kung may mga concern kayo regarding whatever it is... pertaining to our course, i-email nyo ako, pwede rin naman kayo mag-chat sa akin sa Teams, i-PM nyo na lang ako. If na-realize mo hindi mo nakaya at gusto mong mag-leave of absence, i-forward natin yan sa ating college secretary, or ito yung email niya, plm.kaup_admin@plm.edu.ph. Inform nyo din ako para pag nag-usap kami ng college secretary, pwede ko na rin i-forward sa kanya, pero sila ang magpa-process kasi niyan sa college. Okay, so it would take time, kaya pag decided ka na mag-leave of absence ka, that is for 1 year, kang magpapahinga for, if it's for health reasons or whatever. Ayan. So, dapat pa-process yan as early as possible. Again, request for special exam, final exam, to be sent to the instructor, actually to be sent to the dean, okay? Nakasisi lang po ako. Excuse letters and pertinent documents, pwede nyong i-PM sa akin, isend nyo yung file ng excuse letter ninyo, you can also send it doon sa email. The instructor will forward the request for approval kay dean, pwede naman. Pwede kayong dumiretso sa kanya, naka-CC ako. So, I need to have a copy of that para informed din ako. Okay, next. Ay, ito na, ang pinaka-isa sa mga importanteng ano natin. If you are experiencing certain mental health symptoms, such as depression, anxiety, nahihirapan kang mag-focus, it's really hindering your ability to learn from our classes, meron tayong counseling services. So, please avail of that. Kapag ang excuse mo is, I think may depression ako, architect, hindi kita pwedeng i-diagnose. I'm not the proper professional to do that. You send your email using your PLM Outlook account to our OGTS or Office of the Guidance and Testing Services. Hindi niyan maapektuhan ng enrollment mo, pagiging estudyante mo. Okay? At hindi rin masama na nakaranas ka ng mga sintomas e nagpatingin ka. So, isa-schedule ka nila for counseling para maayos yung problem mo at ma-diagnose kung ano ba talaga yung nararanasan mo. So, provide the following details. The subject of the email is the student or nakalagay employee number. Bakit may employee number? Kasi kaming mga faculty, we also experience some of those symptoms from time to time. Pwede din kaming mag-avail
nitong service na to. So walang masama that you are asking for help. Mas mabuti na yan kaysa kung kailan malala, tsaka ka palang magpapatingin. Libre po yan. Okay? So, student number mo and then underscore surname mo. Tapos, following details, your complete name, anong degree or program, lagay mo, name mo, and then BS Architecture / student. Okay? College or unit, college, KAUP. Or kung may, lagay mo block 1-1, for example. And then, your student number or para sa amin, our employee number, your contact numbers, ilagay mo dyan. And name of OGTS counselor, kung nagpa-counsel ka na before, para ma-follow up mo na lang yung previous mo na counselor. And then, number 7, brief description of concern. I am experiencing sadness or form of depression or anxiety. I'm having trouble focusing. Hindi ako makagawa or I'm procrastinating and I'm namimiss ko yung mga deadline ko because I'm experiencing these symptoms. Okay, so ganun lang. And then wait for the OGTS to reply to you and to give you a schedule for counseling. Sa part ko naman, I request na naka-CC ako dun sa email para alam ko na nag-avail kayo nito. And I really encourage you guys to avail of this service. Kung nakaka-experience kayo, hindi pwedeng magsasabi kayo sa akin na, "Ma'am, I think I'm having a mental health problem." Hindi po. Pumunta kayo sa OGTS. I-CC nyo ako. Then, it will be noted as a final excuse. Kung namimiss nyo yung classes at namimiss nyo yung mga submissions ninyo because of that. Okay? Hindi pwedeng sabi-sabi mo lang. Dapat legit tayo. Ang mahirap kasi dito, may mga estudyante na ginagamit lang yan na excuse and nagpapaawa sa professor. It has to be para dapat valid. Okay? If you are doing that, yung ginagamit mo yan na excuse na konting maramdaman mo lang na nakalungkutan, depression na, paano pa kaya yung talagang nakakaranas ng depression? Diba? We are, kumbaga, dinadowngrade natin yung experience nung lihiti mong may mental health concern. Okay? So, avoid doing that. Avoid just using it as an excuse. Now, if you really have a problem, go to the proper professionals for proper diagnosis. Okay. So, yun lang. So, I hope to meet you soon sa ating face-to-face class. Please remember and review this video pertaining to our class orientation guidelines kung paano kayo makakapag-submit at makakapag-perform ng maayos sa kursong ito. Okay, maraming salamat. See you in our next face-to-face classes.